Hindi. Gagamitin ko to talagang pagkakataon na to. Dito sa area na to. May animal na tao dito eh. Nakikita ko ho yung area dito. Puro makarolin. Narito ho ako para magbigay ng testimony ko. Gigil na gigil ako dahil nandito yung isang bahay na isa rin manggagamit. Pakinggan mo ang sasabihin ko. Ako ho yung naanakan ni Roland Paulino. Ito ho ang anak ni Roland Paulino sa akin na sinasabi niyang ako ay baliw. Ako ay nagsisinungaling. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ngayon, hinahamon ko pati ang bahay na naririto. Sabihin mo kay Roland Paulino, kung hindi totoo ang sinasabi ko, ipa-DNA namin yung bata! Bakit ho ako lumabas? Kasi sobra-sobra na po yung pambababoy ni Roland Paulino. Bakit ako na-involve kay Roland Paulino? Ako ho, sa hindi ho nakakakilala sa akin, ako si Brenda Peralta. Ako ho ay nabyuda ni Val Peralta na anak ni Attorney Peralta. At that time ho, ng 2012, ako ay nagluluksa. Isang buwan pa lang ho namamatay ang asawa ko. Vulnerable ho ako. Dahil nga may kaya ang Peralta dito sa Olongapo, mga doktor, mga abogado, naiwanan ho ako ng malaking halaga ng asawa ko. Noong time ho na yon, bulag na bulag ako kay Roland Paulino. Nagamit ako sa paraan kung paano si Roland mahilig sa namatayan ng asawa, nagluluksa, mahilig sa kahihiwalay ang asawa. Doon niya papasukan ng mga babae kung kailan mahina siya. Sinasabi ko ho ito dahil lang Roland na yon ay manyak. Galit na galit ho ako kasi yung sinasabi ni Roland Paulino sa akin na ako ay babaeng puta, papalit-palit ng babae. By profession ho, teacher ako. Nakasama ko si Ma'am Magrata nung ako ay nagtuturo sa Montessori School. Bakit ho ako naririto? Para isiwalat ko ho yung alam ko kay Roland Paulino. Nabanggit ho dito yung Calvary Church. Noong time ho na yon na ako ay baliw na baliw dahil ang tingin ko kay Roland Paulino, Tom Hanks, gwapong-gwapo sa paningin ko ang gago, animal, Judas. Babalik ho ako doon sa Calvary Church na sinasabi. Noong time ho ng 2013, dahil nga tumaya ako kay Roland Paulino, may naiwang pera ho sa akin ng namatay kong asawa, si Roland Paulino, magaling, mambuladas, budol-budol. Huwag kayong titingin sa mata noon pag nakipag-usap, mabubudol-budol kayo. Tulungan ko daw siyang manalo. Nangutang ng 300,000 ang animal na Judas. That time, tumaya ako. Lahat ng kokos, alam niyan, witness ng bahay na yan. Araw-araw ako, nandyan sa bahay ni Luigi Lipumano. Kasama ako na nagpo-kokos dito. Kasama ako dyan sa bahay ni Luigi Lipumano na nag-o-organize ng kokos nila. Dyan din namin ginagawa yung pagbibigay ng lahat ng dokumento sa tao. Kung hindi totoo, lumabas ka ngayon dito, Luigi. Sabihin mo kung ako ay nagsisinungaling. Noong time ho ng 2013 na lumalabas ang issue sa amin ni Roland Paulino na may anak ako sa kanya, sabi ni Roland Paulino, i-deny mo na may anak ako sa'yo. Kung member ho kayo ng Mayor Paulino Movement, nag-post ako sa Facebook, dininay ko na may anak kami ni Roland Paulino dahil lang sinasabi ni Roland Paulino, pag nanalo ako, magbe-benefits kayo ng anak ko, ilalagay kita sa City Hall, magiging maganda ang buhay mo at ng anak ko. Eto na po, nanalo na si Roland Paulino, naipwesto na lahat.
Ngayon, ako iniwan ni Roland Paulinong hikahos. Sinisingil ko siya doon sa lahat ng nagastos ko nung kanyang eleksyon. Pero ang sinasabi ni Roland, wala siyang pera. Dahil nga ako ay naubos ang pera ko, ako ho ang may-ari ng personal collection, Iba Branch. May pera ako, may negosyo ako, nagamit ako ni Roland yung panahon na nagluluksa hanggang siya ay tumakbo ng mayor. Noong time ho na yon, sabi nila lagi sa Facebook, bakit ngayon ka lang lumabas? Bakit hindi ka nagdemanda? Bakit hindi ka lumapit sa tamang ahensya? Actually ho, hindi. Dahil noong 2013, nag-file na ako kay Roland Paulino ng demanda sa PAW na siya ay inaakusahan ko bilang tatay ng anak ko at humihingi ako ng child support dahil naubos niya na ang pera ko. Pero dahil mayor na si Roland Paulino, nabraso ang sinampakong kaso. Baliwala ang kasong sinampako dahil mayor na siya at sinabi niya na ako ay nababaliw. Huwag akong paniwalaan. Babalik ho ulit ako sa Calvary. Noong time na nagmamakaawa ako, gusto kong masalba lahat ng negosyo kong nalugi dahil tumaya ako kay Roland Paulino. Isya siya doon sa bahagi na naglustay ng pera ko. Sabi ko, bigyan mo ko ng isang project, one time big time. Pag nadelete tong project na to, magkalimutan na tayo. Lalayo kami ng anak ko. Sabi ni Roland Paulino, dahil involved ang malaking pera, naging interesado ang Judas. Judas po talaga pagdating sa pera. Kinausap ako, ang sinabi, ano ang idea mo? May lumapit ho sa akin na kaibigan ko from Calvary Church. Sabi ng kaibigan ko, taga Calvary Church, ipakilala mo sa akin si Roland Paulino. At meron hong, alam niyo ho yung Calvary Church sa tabi ng SM? Kung napansin nyo, ang tagal nang nandoon ang SM, ang Calvary Church, hindi nagagalaw. Hindi ho ito pwedeng ibenta dahil ito ay government property. Pero dahil doon sa idea ko, bakit nabenta ho ang Calvary Church? Nihingal ako kasi sa galit eh. Yung ginamit ako ng mga animal na to eh. Sabi ho ko kay Roland, pag binenta, name your price ang SM at that time. Kung napansin nyo, saradong-sarado ang bahay ngayon. Dahil alam na magsasalita ako rito, natatakot. Noong time na ho na binigay ko kay Roland Paulino ang idea, that time, name your price ang SM. Bibilin kahit magkano, mawala lang ho yung Calvary Church doon. Kasi napakapangit naman tignan talaga na mayroong SM tapos church yung nandoon. Ang idea ko na binigay kay Roland, sabi ko, ibibenta ang Calvary Church, dadayain yung papel. From government property in favor to private property. Dadayain yung papel na i-waive ni Roland Paulino ang claim ng government into private property. Eto na ho, para ho maibenta. Nangyari ho, dinaya ang papel. Dapat 3 million ang bayaran na pumasok sa tax ng kaban ng gobyerno. Pero hindi ho nangyari ang 3 million. Dahil nga pinababa ang zonal value, naging 180,000 lang ho ang pumasok sa kaban ng gobyerno. Eto na, nadaya na ang papel. Binayaran ng SM, 71 million. Enough to survive kami ng anak ko at lalayo kami. Dahil ang usapan namin ni Roland Paulino, hati kami sa komisyon. Nung binayaran ho ng SM, ang Judas na si Roland Paulino, tumakbo na, hindi ko mahanap, hindi ibinigay ang usapan namin. Sa galit ko, nung hindi ko na mapipiga si Roland Paulino, doon sa hinihingi kong komisyon, nag-post ako sa Facebook ng usapan ho namin sa Facebook para isiwalat ko dahil doon sa galit ko. Eto ho ang conversation namin sa Facebook. Ipapaliwanag ko sino si Dang Sayer Nosis. Nung dalaga ho ako, Brenda Reyes Season, palayo ko ang Dang, binaligtad ko ang Reyes at Season. Si Roland ang nag-umpisa ng conversation. Makikita nyo kung edited, may date, at nag-iisa ang Roland si Paulino sa Facebook. Di mo pa nakakausap ang Calvary? Hindi pa po.
Sabi ko, makikibalita nga ako sa'yo ano ang lagay ng Calvary. Rollins si Paulino, nabenta na. Nabigyan ka ba ng Calvary? Ikaw na lang ang mambalato sa akin. Sabi ko, may ibinigay ang laki pa nga ng kulang para doon sa mga nag-ayos. Kaya ayaw kong i-distribute. Yung second part po, iba na yung pinag-uusapan namin. Ikaw, nanay, kung nagbenta ka ng private property mo, kailangan mo ng mayor? Kailangan mo ng DNR? Hindi po, di ba? Kasi private yung property mo. Ano ho ang aayusin kung private property po? Di ba? Ang kailangan mo lang ho kung sarili mo yung property mo, seller, buyer, at abogado. Kaya hindi mo kailangan ng city planning, hindi mo kailangan ng DNR, hindi mo kailangan ng mayor. Dahil nga ho, illegal ang transaction, dinaya. Si mayor ngayon, hindi na pala mayor. Listed broker na po siya, ahente pala ang labas ni mayor. Dahil nga ho, wala na akong napiga. Nag-file na naman ako ng kaso, NBI. Machi-check nyo ho kung totoo ang document at hindi. At hindi ko itataya ang buhay naming mag-ina kung ako ay nagsisinungaling. NBI, nanghihingi na naman ako ng child support dahil mayor nga ang hinayupa. Wala na naman nangyari. Pinalabas na naman, nabaliw ako. Binawalan pa ako sa NBI Calaclan na wag akong papasok. Dahil ako daw ho ay nababaliw, sinasabi ni Rollin Paulino. Noong time ho na yon, devastated ang buhay ko. Walang-wala ako. Ultimong gatas ng anak ko, hinihingi ko. Samantalang yung animal na yon, papunta-punta ng steak, pa-golf-golf, checkin nyo yung bahay sa Mabayo, Bataan, may napagawa na hong bahay doon. Ang masaklap, itong isang babaeng konsehal na to na tumatakbo. Sa pilitan kaming diniteng sa bahay niya, sa biniktikan. Dahil ang sinasabi ni Luigi Lipumano, pumirma ako, huwag akong magsasalita. Illegal detention ho ang ginawa ho sa akin at ng anak ko. Dahil noong time na ho yun, e-interviewin ho ako ng GMA. At ang GMA 7 ang maglalabas ng istorya ko dahil sa dami kong alam na anomalya ni Rollin Paulino. Ang masaklap, 2 years old ang anak ko, wala akong dalang gatas. Kung hindi totoo ang sinasabi ko, lumabas ka rito, magharapan tayo, animal ka rin! Umiiyak ang anak ko for 11 hours, walang gatas. Dahil sinara niya ang bahay niya sa biniktikan, kasama ko ang kaibigan ko. Tinakot lang, ayaw lumabas. Kaya ngayon, wala akong witness para sampahan ng kidnapping ang manggagamit na babaeng ito. Sampahan mo ko ng kaso kung hindi totoo ang sinasabi ko. Alam mo yan, nandyan ako sa bahay mo. Wala, huwag kang sinungaling. Test datihan. Kung hindi ako, nagsisinungaling ako. Huh? O, hindi mo alam, pero alam ng amo mo. O, wala kang ang alam eh. Talaga, hihintayin ko. Talaga. Yan ang tao ni Paulino. Nananakot. Nakita nyo ngayon ang taong Paulino. Eto pa ho ang matao. Eto pa. Oh, baliw daw ako. Lumapit ka rito kung baliw ako. Baliw. Ayan ho ah. Yan ang nagsasabi. Baliw daw ako. Ibig sabihin sila ang nagpapakalat na baliw ako. Sabihin mo kay Rollin Paulino, animal siya. Eto pa. Si Rollin Paulino may naanakan. 2 years old ang bata. Sabi ng babae, handa na siyang magsalita. Handa na siya magdemanda, magtulungan kami dahil hindi rin ina-acknowledge, hindi rin sinusuportahan ng bata. Anong nangyari? Pagka-file ko ng COC ko, sinampahan ho ako ng kaso ng babae. Binabawi, hindi na raw ho totoo na anak ni Rollin Paulino ang 2 years old na bata.
dahil binayaran na o kaya tinakot ni Roland Paulino. Ako rin ho ang kasama ni Roland Paulino nung sinasabi niyang may vote buying sa convention center. Pero ang totoo, planado ho namin ni Roland Paulino. Drama, sasabihin ni Roland Paulino, lasing na lasing si Roland Paulino noong May 12, 2013 na sinasabi niya gagawa ng eksena dahil may nangyayaring vote buying ang Gordon. Pero ang totoo, hindi. Alam mo yan, ng 2012, nandyan ako sa bahay ni Luigi Testdatihan. Umiikot ako gabi, nung gabi na yon. Si Roland pinag-post ako sa Facebook kung hindi pa nila binubura sa Mayor Roland Paulino Movement. Pinag-post ako ni Roland. Pinag-post ako ni Roland na sabihin ko nakita nyo ang ugali ng Paulino. Sila yung nagpalabas na ako ay nababaliw. Bakit ayaw humarap dito? Hindi na kayo mauupo sa May 9! Yeah. At alamin na po natin, Miss Brenda, kung sino po yung sinasabi ninyong... Si Roland, hindi dapat itayo dahil demonyo. Meron pang 11 pinakulong. Dismiss ang kaso dahil walang probable cause. Narito, documented lahat ng dala ko. Kung ako ay nababaliw na sinasabi nila, hinintay ko tong pagkakataon na to dahil nilaro nila akong lahat. Ako ho, sinasabi ko to hindi para sumikat. Kung hindi, yung hustisya, marami pang aapihin si Roland Paulino at marami pa hong aagrabyaduhin bata, aanakan. Yun lang ho, ang pagkatao ni Roland Paulino manggagamit. Sinasabing binayaran ako ng Gordon. Mamatay na sa amin ngayon ni Roland Paulino kung sino ang nagsisinungaling sa amin. Saradong sarado ang bahay kasi alam magsasalita ako. Natatakot. Alam nyo, pag sinampahan ako ng demanda, narinig nyo, nananakot na. Sasampahan ako ng demanda. Doon lang naman ho, sila magaling. Nagamitin ang kapangyarihan nila. May kakayahan magpa-demanda, may kakayahan magpakulong, may kakayahan manakot, at higit sa lahat, kurakot ang mayor nyo na sinasamba. Nawala ho sila sa kahihiyan. Kasi ako daw ang baliw. Sino ho ang baliw ngayon? Sino nagsasabi ng totoo? At tuloy niyo na po, Miss Brenda. Ako ho, sinasabi ko to dahil may obligasyon ako sa mamamayan ng Olongga po na sabihin ang katotohanan. Nagamit ho ako sa mga paraan dahil ako noon ay nabubulagan kay Roland Paulino. Bahagi ako kung bakit nagkagugulo ang mamamayan ng Olongga po. Pero narito ho ako para itama ang pagkakamali ko. Narito ho ako ngayon para pagsisihan ang pagkakamali ko at wala na hong maulit na lolokohin at aagrabyaduhin ng mga mapagsamantalang taong ito. Pumili ho kayo ng makatao, may puso at higit lahat maka-Diyos. Paano nyo sasabihin si Roland Paulino ay makatao, may puso, galo ng anak, ang daming inanakan, hindi sinusuportahan, hindi ina-acknowledge. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Ms. Brenda.